Hi guys, good day po ulit. Ngayon po ay December 20, 2019, at i-discuss po natin ang nangyari ngayong Friday sa ating PSE stock trendings. So nag-top po ulit ang ating mga water concessionaires, si MWC, MPI, DMC, si FNI, NIKL, ACEPH, si ABA, ISM, MBT, at ang ating index na si PSEI. So bago tayo magpatuloy ulit guys, pakibasa po ang ating disclaimer. Okay, punta na po tayo sa ating discussions. So, bago po ang lahat guys, gaya ng lagi kong sinasabi, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe dito sa Palaboy Trader na YouTube channel natin para updated po kayo sa mga stock trendings review natin. Okay, so punta na tayo sa ating discussion. So, good day po ngayong araw na to kasi biglang nag-green po si PSEI at nag-gain po siya ng 1.56%. Pero nung umaga, red na red po ang ating index at nag-down nga po siya ng around negative 2%. So, umaga pa lang kasi bagsak na yung index natin. Pero pagdating naman ng hapon guys, biglang binatak naman yung prices ni PSEI. So bago mag-break, break time around 12 PM, umakyat na ng dire-diretso ang prices ni PSEI. So, akala nga natin magre-red talaga ito kasi na-break niya po yung sinasabi natin na horizontal support natin around 7,500. Ayan. So, kahapon kasi nandito na siya sa 7,600 na nag-close siya. So, na-break niya yung 7,700 support natin. And then, kanina umaga, na-break na naman niya yung 7,500 pero may magic sa closing at naging maganda po yung closing ng mga prices ng ating mga blue chips. So, tignan po natin, baka may nangyari sa ating index na hindi natin alam dito sa ating social live feed. So, ayan guys ha, ang laki pala ng foreigners na lumabas, negative 1.27 billion. Ayan, so bearish lahat ng mga indicators natin at patuloy pong lumalabas ang mga foreigners kasi mukhang mas maganda yata mag-invest sa US kasi all-time high lagi ang kanilang mga index. So, merong non-trading days dito kasi malapit na po ang Pasko. Galing kay Leonard Leong. So, December 24, 25, 30, 31, January 1. So, ang dami ng holidays. Kaya siguro, nag-aalisan yung mga investors sa ating market. Ayan. So, wala tayong makita ng related news sa PSEI ngayong araw na to. Kung bakit biglang tumaas ang yung kanyang index. Pero, manonotice nyo po, bago po mag-close ang ating index, meron po siyang gap up. So, ang laki po ng gap up na yan. Ha. Umabot po siya ng halos, laki ha, 2%. Ayan. So, classic example po ito ng bull trap. No? Ibig sabihin, tumaas yung index natin. Hindi tayo makapagbenta sa kanya kasi yung mga blue chips natin, ang tataas na. So, wala nang bibili dahil sa sobrang taas po ng kanilang mga prices. Ayan. So, may naganap na biglang pagtaas ng ating mga prices. Ayan, so andito na tayo sa ating first stock na top trending ngayong araw na to, si MWC. So ngayong araw po na to, nag-loss siya ng negative 4%. So hindi masyadong tumaas yung kanyang prices at nag-resist po yung kanyang last price na around 7.75. Ayan, so tignan po natin yung kanyang trend line kung anong mangyari dito kay MWC. Ayan. So medyo bumagsak siya pababa sa kanyang ascending base natin. Ayan. So ang laki din po ng lumabas na volume sa kanya kaya hindi maganda sa ngayon si MWC. Ayan. Tignan natin yung kanyang RSI sa MACD. So nandito pa rin sa oversold levels ang kanyang RSI at marahil nag-aantay pa rin po siya ng catalyst news. Kasi nga yung water concessionary issues natin ay i-discuss pa sa January 6 next year. Ayan. So yung MACD, bearish pa rin naman siya. So tingin natin, maglalaro dito sa trading channel yung kanyang prices bago mag-close ang ating trading days ngayong taon na to. Ayan. So dyan po natin siya nakikita sa loob na ating trading channel kasi hindi niya kayang i-break yung kanyang 7.75 na horizontal resistance at nasa baba pa rin naman ng 9 MA yung kanyang mga prices. Ayan, tignan po natin kung may related news ngayon dito kay MWC.
So, sama-sama po to si MWC, MPI, saka DMC. So, kung anong news dun sa isa, related po sila. So, ngayong araw na to, meron pong net foreign buying na 2.68 million itong si MWC. So, bearish pa rin po lahat ng kanyang signal. At ngayong araw lang na to, nagkaroon siya ng positive na buying sa ating mga foreigners. So, ilang araw kasing nagkabuhusan dahil natakot po silang lahat sa threat ni President Duterte. Ayan. So, hanap po tayo ng related dito kay MWC. Sabi ni Invincible, MWC, less volume traded value today. Let's see on Monday kung meron pa. Ayan. So, compared sa previous volumes, yung lumabas na volume, actually malaki naman talaga siya eh. Pero compared sa iba, mas maliit siya. Ayan. So, sabi ni Condi Oriano, walang buhusang naganap. Bait talaga ni Santa Market. Ayan. So, Santa Claus rally kaya ang nangyari kanina. Ayan. So, alamin po natin next week. Ilang trading days lang naman na ang natitira sa atin. Ayan. So, next po natin si MPI na trending din ngayong araw na to. So, nag-loss po si MPI kagaya ni MWC ng more than 4.12%. Ayan. So, nag-resist din po yung kanyang price kahapon around 3.49. So, ngayon, nagsusupport po yung kanyang MA9. So, dahil walang catalyst nyo sa kanila, ayan. So, tingin po natin, magsusupport po yung dito sa bandang baba, around 3.22. So, meron pong maliit na trading channel na pwedeng laruin itong si MPI. Ayan. So, kagaya ng sabi natin lagi, news-driven po kasi ang mga stock na to dahil dun sa water concessionary issues. Ayan. So, medyo gumanda nung kahapon yung kanyang RSI. Pero medyo nag-decline siya ngayong araw na to. So, hindi pa rin naman siya bullish kasi below RSI 50 yung kanyang RSI value. Pero, at yung kanyang MACD is hindi siya nakabuka. So, may possibility na umakit yung blue line natin pero hindi naman ganun tayo ka-optimistic kasi news-driven nga din itong si MPI. Ayan. So, next po natin si DMC. Tignan natin kung anong nangyari sa kanyang chart. Ayan. So, medyo mas maganda ang nangyari dito kay DMC. Kasi nag-recover ang kanyang prices bago mag-closings. So, nag-loss lang siya ngayong araw na to ng negative 1.39%. Ayan. So, hindi ganun kalaki ang mga volumes nitong si DMC kumpara kay MPI saka MWC. Ayan. So, sabi nga natin, itatry niyang i-break itong, itatry niyang i-break itong ating horizontal resistance. Kung nasaan siya ngayon, so 6.42 or 6.4, so dyan po naglalaro yung kanyang price. I-drawing po natin yung kanyang price channel trend line at mukha namang pataas siya. So, ayan. So, maganda rin yung kanyang RSI ha, kasi nag-shoot up siya at nakarating kaagad sa RSI 50. Tapos tignan nyo po yung kanyang MACD is bullish na po siya. Ayan. So, indications na possibly maganda yung mangyayari sa kanya next week. Ayan. Kasi yung price niya nandito na rin sa above ng kanyang MA20. Ayan. Kung sakaling ma-break niya po niyan, guhit natin yung kanyang next resistance. So, possible dito sa consolidation ng prices, around 7 pesos, yung next na resistance nitong si DMC. Kasi maganda siya ngayon kasi meron siyang mga new highs. Meron siyang higher low dito na maliit and then meron siyang higher highs na nabuo. Ayan. So, yun po yung nakikita natin dito kay DMC. Next po natin, ang mga nag-trending na nickel companies. So, nakabawi pala itong si FNI. Ha. So, na-break na po niya yung kanyang MA100 at nag-gain po siya. Wow, laki ha. 5.59%. So, healthy din po yung volume na pumasok sa kanya at mukhang nagbabalikan yung mga investors dahil merong news na naman na dinidiretso pa rin ng Indonesia yung pagkakaroon nila ng nickel ban. Ayan. So, ang ganda po ng chart ni FNI. Ha. So, yung RSI is patuloy na umaakyat at very bullish po yung kanyang MACD indicator. So, tignan natin ang nangyari dito. Ayan. So, nag-reverse ng konti yung kanyang price around 11:40 a.m. And then, nag-move upward pa rin naman siya. So, nakabawi pa rin siya. So, mukhang maganda yung news na lumabas dito kay FNI. So, hanapin natin yung kanyang resistance. So, actually, nandito na siya sa gap area niya. Ayan. So, mukhang in the coming few days, maganda ang mangyayari dito kay FNI pag magpo-persist po yung magandang news sa kanya. Ayan. So, meron siyang ascending base
nire-respect niya yung kanyang lower trend lines dito na paakyat yung direction. Ayan. So yun po yung kanyang trading channel sa ngayon. So dito po natin nakikita, at ang nakikita po natin sa kanya is upward momentum dito kay FNI. Ayan. Maganda guys si FNI this week. Ayan. So kita naman po, pataas po yung kanyang trading channel. Ayan. So hanap tayo, baka merong catalyst dito na nilabas na naman, kaya patuloy pong umaakyat ang mga prices ng ating mga nickel companies. Ayan. So nagbalikan na po yung foreigner sa kanya. Meron siyang 5.26 million ngayong araw na to, at bullish na po lahat ng kanyang indicators. So obvious nang umaakyat ang kanyang prices. So hanap tayo na related. Sabi ni Sherwin, FNI, haha, up, up, up pa. Tuwang-tuwa si Sherwin. Siguro may hawak po siyang stock, kasi yung nickel sa tingin natin sa global to, tumataas kasi yung kanyang prices. Sabi naman ni bossing Wilbert, WGL trader, kumawala na rin si FNI sa kanyang haram. Magandang sinyalis ito ng posibleng pag-akyat papuntang ulap. Ayan. So very positive po yung mga traders or investors natin dito kay FNI. Ayan. So maganda po kasi yung nangyari sa kanya. Okay, next po natin si NIKL. So magkapatid to si FNI sa kanya. Si NIKL. So ayan, si NIKL hindi masyadong gumagalaw ngayon, nasa 0.68% yung gain lang niya ngayong araw na to. Pero meron na po siyang accumulation ng volume na nakikita dito, at mukhang tinatry niyang i-break yung kanyang MA20. So nagsusupport na po ngayon yung kanyang MA9. So magandang indications din po yan. So basta merong positive news, possibly, mataas po yung probability na aangat itong stock na to. So yan po yung nakikita natin immediate na trading channel nitong si NIKL. Ayan. So wala pa kasi yung, although maganda niya yung accumulation ng volume, yung price movement niya hindi masyadong visible pa. So mukhang nag-iipon pa ng pwersa itong si NIKL bago umakyat. So yung RSI kasi below 40 pa naman siya, pero medyo buka na yung kanyang MACD. Ayan. So yun po yung nakikita natin sa ating mga NIKL companies. Next po natin si ACEPH naman na nag-top ngayong araw na to. Ayan. So siguro green siya nung umaga. Tignan po natin yung 5-minute chart noong December 20. So hindi masyadong maganda yung nangyari sa kanya. Or rather, okay. Umakyat siya nung umaga. So pumitik ng more than 2% yung kanyang price. Pero pagdating naman ng hapon, bumagsak na rin yung kanyang price. Pero maganda yung nangyari sa kanya. So sa tinagal-tagal po niya sa below MA9 natin, yung sabi natin mahirap niyang i-break na resistance, mukhang na-break na niya ngayon kasi yung price niya nag-settle above 9 MA. Pero hindi natin alam kung selling volume o buying volume to, kasi indecision candle po yung lumabas sa kanya. Ayan. So for the past 2 days may accumulation, so hindi natin alam kung anong masyadong nangyari ngayong third day niya. Ayan. So hanapin po natin yung kanyang resistance levels. So kung aangat po siya, 2.42 ang kailangan niyang basagin. Merong maliit na gap pala dito. So possible po nuin niya yan. At dito sa loob ng ating trading channel, maglalaro muna ang kanyang prices. So hindi pa rin niya ganun ka-strongly na break yung kanyang lower trend lines. Ayan. So yung MACD sa RSI, hindi pa naman ganun ka-bullish. Ayan. So pero meron parang may hope itong si ACEPH kasi na-break niya yung 9 MA natin. Ayan. So tignan po natin in the coming few days kung magdediretso po siya. Ayan. So next po natin si ABA. Ayun, ABA. Ang taas naman ng price ni ABA ngayong araw na to. So nag-gain po siya ng 5.13%. Ayan. So ang galing. Congrats po dun sa mga nakahawak ng stock na to. At mukhang may accumulation po. May maraming pong bumibili sa kanya ngayon this week na to. Ayan. So ang ganda nangyari kay ABA. So wala na siguro sellers. Kaya mabilis pong paangatin yung kanyang mga prices. Ayan. So ilang buwan din mula September, diretsong pababa ang prices nitong si ABA. Pero lately na-break niya po yung kanyang downtrend line. Ayan. So nag-umpisa na umakyat yung kanyang mga prices. Ayan. So ang laki ng kanyang trading range sa isang araw. Umaabot po ng 5% yung range natin sa kanya. Ayan. So yan po yung possible trading channel ni ABA.
So tignan natin yung kanyang next resistance. So nandito siya ngayon sa kanyang resistance na 0.82. Ayan. So bullish yung, or rather optimistic tayo sa price action ni ABA kasi meron pong volume at lahat po ng indicators ay maganda po sa kanya. Ayan. So yun po yung nakikita natin kay ABA. Next po natin si ISM naman. Ayan, so na-break na po ni ISM guys yung kanyang ano ha, support. Ayan, so tingin natin hindi maganda itong nangyari kay ISM kasi lahat po ng volumes ngayon ay para pawang selling volumes po siya. Ayan, so nagpo-persist po yung kanyang downtrending na prices. Ayan, so hindi po maganda ang nakikita natin in the short term kay ISM. At yung RSI po niya is down na din, down na down din po. Ganon din yung kanyang MACD. Yung blue line is nasa baba ng ating red line. Ayan. So sana magkaroon ng positive news itong si ISM. So guys, next po natin si MBT. Tignan natin kung ano nangyari sa kanya ngayong araw na to. Ayan. Ang laki pala ng pinitik ng price nitong si MBT. Ah. So ngayong araw na to, kung na-hold nyo yung mga stock niya dito, hindi kayo napakat loss nung previous na ma-break niya yung kanyang support sa around 66.25. Nagkaroon sana kayo ng chance na makalabas ngayon kasi ngayong araw lang na to, nag-green siya ng 5.43%. Ayun. So isa pala siya doon sa mga hinatak yung prices nung bago mag-closing. Ayun. So biglang nag-surge po yung price kaya yung downtrending na RSI is na-break niya at mukhang pataas bigla ang kanyang MACD. So silipin po natin yung kanyang price kung magic lang yung nangyari sa kanya. Ayan, so around 220 nagsimulang umakyat bigla yung kanyang price ha. So sukatin natin kung ilan yung inakyat niya. So around 220 umakyat po siya ng 2%. Ayan, binatak po yung kanyang price pala. Ayan, oh. So in-expect natin, ayan, umakyat po siya ng 3.63%. Next week pag nagbukas po ang trading natin, high chance naman po na babagsak yung price kasi wala namang bibili sa level na yan lalo na binay up lang yung kanyang prices. So yan yung sinasabi ko natin kanina na dami sa mga blue chips natin ay nagkaroon ng bull trap. So yung mga nandun sa loob hindi makapagbenta, yung mga nasa labas naman hindi makabili sa kanya kasi yung nangyaring move ng price is hindi normal po. So, merong mga jockeys na tinatawag na biglang binay up yung prices ng ating mga stock. Ayan. So, guys, yun po yung stock trendings review natin ngayong araw na to. So, don't forget to subscribe para po lagi tayo may updates sa ating mga top trending stocks. Ayan. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig.